Kung Ron, ito pong nangyaring hostage taking sa 17 Filipino seafarers na isinagawa nitong Houthi rebels sa may Red Sea. Una-una, ano po muna ang reaksyon ninyo dito bilang chairperson ng Committee on Overseas Workers Affairs? Kahapon po ay nag-issue po tayo ng ating statement at kinukundina po natin itong pangyayaring ito. Malungkot, Ray, dahil imagine nagkaroon po ng hostage taking na ganito at kasawa pa yung ating 17 tripulante. Po, po. Well, anyway, bilang chairperson po ng nasabing committee ng Overseas Workers Affairs, ano po ang maaring magawa ng inyong committee para po masiguro na makaligtas itong mga Filipino seafarers natin? Definitely, ang una po nating ginawa ay nanawagan po tayo sa Department of Migrant Workers at the same time ng DFA po natin para siguraduhin na mumpisan po kagad ang pakipag-coordinate po nila dito at gawin po ang mga dapat na gawin para magkaroon po tayo ng mas malalim na appreciation doon sa mga pangyayari, makita po nila at magkaroon po ng communication lines. At the same time, ang DFA naman po ay sana at sinasabi po natin na makipag-coordinate na rin po sila sa mga ibang mga makapangyarihan ng mga bansa para makapagbigay po sila ng suporta. Lalo na rin po yung mga ibang mga bansa na may mga nationalities na nabihag kasama po ng mga Pilipino.